Minsan na nating natalakay sumandali ang tungkol sa mga mabubuhay na mag-uli. Nananalig tayo na ang lahat ng mga namatay ay mabubuhay na mag-uli, maging ang naging mabubuti sa lupang ibabaw at maging ang mga naging masasama. Ang mga kaluluwa ng mga namatay ay sasamang muli sa katawan. Ngunit hindi natin alam kung anong edad ng mga namatay ang magiging wangis nila kapag sila'y nabuhay na mag-uli. At dahil may mga namatay sa iba't ibang daylan, ang Diyos na ang magpapasya kung paano bubuin muli ang kanilang katawan. Kung nagawang lalangin ng Diyos ang tao mula sa kawalan, higit na makakaya niya na ang tao'y muling buuin sa bisa ng kapangyarihan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang pag-asa nating mabuhay na mag-uli ay nakatuon sa muling pagkabuhay ni Jesus. Ang maluwalhating katawan ni Jesus ay may kakaibang katangian sa mistulang katawang lupa. Na mabuhay na mag-uli si Jesus, lampasan na ang kanyang katawan sa mga dingding at mga pintuang nakapinid. Ito ang ating inaasahang magiging katangian ng mga katawan ng mga mabubuhay na mag-uli na dati mga namatay na mabubuti. Wala pa naman tayong masasabing iba pang mga detalye, kundi ang katotohanan kung anong natanggap na kapali, kaparusahan man o gantimpala, na mga namatay noong pagkatapos nilang mamatay, ay siya rin naman nilang muling tatanggapin matapos nilang mabuhay na mag-uli. Iyon nga lang, higit na matindi ang luwalhati, o kung hindi, ang kaparusahan. Dahil sa di gaya noong pagkamatay nila, na kaluluwa lamang ang nakararanas. Ngayon, pagkabuhay nilang mag-uli, pati ang katawan ay daranas ng simula ng danasin ng kaluluwa. Ang mapasapiling ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, kasama ang lahat ng mga anghel at mga banal, o ang mawala sa piling ng Diyos at mapabilang sa mga anghel at mga espiritong nagrebelde. Amang makapangyarihan sa lahat na may